Magandang araw po. Ito po ang inyong Mayor, Mayor Ate Gigi Fortes ng Bayan ng Pagbilao dito po sa lalawigan ng Quezon. Bilang pong punong bayan, napakapalad ko po na ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan bago po ako naging isang punong bayan. By profession, ako po isang public health nurse sa napakatagal na panahon sa bayan or sa bayan ng Maynila. At dumating po ang pagkakataon, nagkaroon po tayo ng di pangkaraniwang karanasan, ang tinatawag po nating pandemya. Dahil nga po kami dito sa Quezon, Pamilya Fortes, patuloy na nagsisilbihan sa ating bayan. Dahil ako po ay retired na, minarapat ko pong samahan ang dating punong bayan na si Sherry Ann Fortes Paligpig dahil hindi po biro ang ating naging laban. Akin pong idinedicate ang sarili ko noon, sabi ko sa kapatid ko, Mayor Sherry, sasamahan kita sa laban ng resbakuna. Doon, akin pong naramdaman muli ang pakikipasalamuha sa ating aking mga kababayan, especially dito sa Bayan ng Pagbilao. Isang taong singkad, ako po ay nag-volunteer. Nagkaroon po ako ng intensive information dissemination kung paano malalabanan ang tinatawag nating kalaban ng tao. Ito po ay yung tinatawag nating COVID-19. Sa iba't ibang barangay, ako po ay bumaba. Hindi lamang po itong programang ito ang aking sinaman aking kapatid. Naro rin po yung sa mga kalipi or at mga kababaihan. Sa paglipas ng panahon, sabi ko dahil ako naman po ay solo sa buhay. Ikayo pala, ito pala ang aking buhay hanggang dumating ang filing ng October 8. Ako po ay nagdesisyon na tumakbo upang maging konkreto aking pagmas mapagbukulan ng pansin ng aking kababayan. Di ko nga po sukat akalain bago po ako sa politika. Hindi po ako nagkonsyal. Pero naroon po ang aking dedikasyon, ang aking pagmamahal sa serbisyo. Binigyan po ako ng aking kababayan ko na hindi ko akalain boto. Kaya po sa aking mga kababayang pagbilawin, maraming salamat po. At rest assured, bilang pong ginawa ninyong ika-26 na punong bayan ng Bayan ng Pagbilao, buong tapang ko pong sinasabi sa inyo, akin po itong susuklian ng katapatan, kasipagan, at pagiging honest sa inyo. Ang akin pong mga programa dito sa aming bayan ay akin pong tinataludod sa pamamagitan ng salitang heart, in which, pag sinabi ko pong H, it pertains to health, kalusugan. Akin po ngayon sinisimulang paigtingin ang serbisyo sa laboratorio. Akin pong pinatataas o pinararami ang mga eksaminasyon. Nang sa gayon, ang akin pong mga kababayan, hindi na po sila pupunta sa kanugnog lugar. Dahil pangarap ko po, yung mga organized group namin kagaya ng Heart Club, Sweet Club, ang mga kababayan namin nagkakaroon ng uric acid at iba pang kasakit. Dito pa lang sa laboratory namin, makukuha nila itong serbisyo. Dahil dudugtungan ko po, pangarap ko po ang serbisyo na mayroon pong sustainability. That is why, pinadagdagan ko po ang staff na mga taga-laboratory bukod sa Ron. Pag po marami na ang aming pong mga customer or client, iaalok rin po ito sa mga kanugnug lugar or municipalities, especially sa island municipalities, para po abot kamay po ang mga laboratory. Pero pangako ko, kung ikaw po ay pagbilawin at may konti pong pera, there will be a small collection of or donation in the form po ako po ay hingi ng permission sa aming pong sangguniang bayan na magkaroon ng tinatawag naming resibo para po yung may mga kakayanan makapagbayad, a certain amount will be collected. Pero kung in akin pong kababayan na indulgent o walang kakayahan pong magbayad, I will give them free ang ating pong laboratory examination. Pero sa iba po naming kanugnug lugar, there will be fee or donation in a small amount din. At ang malilikom pong pera, yan po ay ilalaan ko sa office of the health office para po sustainability ang pangarap ko. Ganun din po akin pong paiitingin din ang serbisyo ng ating health center. Dahil nga po ako ay nurse by profession, ang pangarap ko ang serbisyo mismo sa aming mga health center ay makukuha
ng mabilis ng aking kababayan. Kaya po pinakakasakong una ang tinatawag pong computer registry ng ating mga pasyente. At of course, yung mga ibang pangangailangan ng ating health center, ating pong chinek at ating pong dinadagdagan. Dahil ang aming pong usapan ng ating minamahal na Governor Helen Tan, bahala po ang mga lokal na chief executive sa baba sa mga health center, while referral system, yung ating pong hospital, bahala po si Governor Helen Tan. Kaya po in line po sa health, akin rin pong piniiting yung tinatawag pong karinderiya ni Ate Gigi na sasagot po sa tinatawag po nating malnutrition dito sa bayan ng Pagdilaw. Pero dahil nga po alam ko, I am not a believer of feeding alone. Kaya po yun po ay aking palalagyan o aking pong paagapayan ng iba pang proyekto. Kagaya po ng patuloy na pagsubaybay sa kanilang timbang sa kalusugan ng batang malnourished. Higit sa lahat, ang i-enroll po sa karinderiya ni Ate Gigi ay ni-require kong magkaroon po ang mga nanay o ang kanila pong mga kasama sa bahay ng tinatawag na backyard gardening. That is why I also instructed ang ating pong agriculture department. Nagpapagawa na po tayo ng mga necessary na mga kakailanganin sa mga hakbanging gulayan sa kapaligiran ng mga malnourished children as well. Ang ating pong tinatanaw para po mas continuous ang serbisyo ng ating pong health department, health office, ay ang pagtangkilik ng ating kababayan. Dahil may baliktangkilik po ang ating PhilHealth, so yung pong mga requirements, ating pong pinatututukan yan sa ating pong pambayang doktor. Ganun din naman po sa edukasyon. Ang aking pong focus ay pagpapatalino ng aking mga kababayang pagdilawin. Kaya ang sabi ko sa ating pong mga teachers, sa ating mga guru at supervisor, tutukan ng mga bata, pagalingin yung pong approach na tinatawag ko pong kubol-kubol system. Yung mga bata na nahihirapong bumasa, there will be a tutorial system. Bukod sa ron, nag-focus din po ako sa ating mga teacher, those who are willing or interested na magkaroon po ng master's degree. We will see to it by 2023. Financial assistance po ang pangako ko sa kanila. Nang sa gayon, yung kanila pong matututunan, maisasalin po nila sa ating kababayan. Bukod sa ron, akin rin pong ipinakakasa na magkaroon ng internet connection sa ating mga eskwelahan so that ang mga bata madali pong makakapag-research. Dito po sa Bayan ng Pagdilaw ay may tinatawag po kaming corporate social responsibility. Yung pong mga kumpanya na nakaluklok dito sa aming bayan. Ang mga corporate social responsibilities po na pera ay hindi po literal na natatanggap ng punong bayan. Bagkos kami po ay nagsusumiti sa kumpanya ng tinatawag pong project design. That's why ang akin pong unang ipinakasa ay magkaroon po ng ihab. Ang ihab pong ito ay paglalagay ng isang computer ihab laboratory. Isa pong dalawa o isang unit ng computer na nasa barangay hall para po pag walang pasok or tapos ang klase, ang aming pong mga estudyante ay makakapag-research pa rin kahit sa barangay. At ito po ay aking pinartneran ng tinatawag po ng DOST, wherein yung po mga libro will be provided po ng mga ng DOST. Sa gayon din po, ang layunin po ng inyong punong bayan, meron po silang means kung saan po sila makakapag-research o kailangan nilang may basahing libro in line with their assignment. At sinigurado ko po yung pong MOA from the private company at LGU, yung po naman ay magkakaroon kami ng MOA ng LGU at papunta po sa ating pong mga barangay hall nang sila naman ang mga ngalaga ng ibababa natin mga computer. At aside from that, before po ng August 22, in line pa rin po sa ating edukasyon, dahil we cannot afford another surge, kaya po pinaigting ko po muna ang pangangalaga para sa bata as to increasing the coverage of COVID-19. Kahit ano po ang ganito mga programa at magkakasakit muli ang aking kababayan, baliwala.
agapay po nito sa pagpreprepara ko po bilang punong bayan, akin din pong tinutukan ang pangkasalukuyang problema ng karamihang eskwelahan ang dengue. Kaya po yun ay pinababantayan ko. At ako po'y malugod na ibinabalita sa inyo ang bayan ng Pagdilaw ay maayos in terms of particular diseases. Dahil naroon po ang aming pagkakaisa, lagi po akong umaapila at akin pong sinusubaybayan ang eskwelahan, teachers at ang ating mga magulang. Nagkaroon ng Brigada 7, hanggang ngayon ang mga bata po ay maayos na nakakapag-aral. So, in terms pa rin po sa edukasyon, akin rin pong pinatututukan ang tinatawag po nating SPED. Wherein yung pong ating mga mamamayan na medyo hindi makahabol sa normal na level ng pag-aaral, we will be assisting in a future. Financial assistance para po makapagkonsulta sila sa mga doctor para po pagdating nila sa school, tama kung anong grade po sila dapat pumasok. At higit sa lahat, ang isa ko pa pong tinututukan ay ang ating pong tinatawag na agrikultura. Bilang punong bayan, akin pong tiningnan ang katatayuan ng ating magsasaka. Ako po ay nakipag-dialogue sa kanila. Wherein I directed the Agriculture Department, ating pong mas itatama dahil layunin po ng inyong punong bayan, tayo po ay makapag-produce ng maraming pagkain para po sa hapagkainan ng aking kababayan. Kaya naman po, una kong hinakbangin ay pagpapasuri po ng ating mga sakahang lupa. Bukod sa ron, I instructed and I appeal na wala po munang magbibigay ng seedlings. Maggagawa po tayo ng nursery kada sityo. 2-3 tao may nursery, yung pong tubo na ang ibibigay po sa ating mga farmers. Para we are assured ng mga gulay na ibibigay natin pati hindi sabay-sabay. Halimbawa po, sa isang sityo, there will be 3 to 4 varieties ng gulay. Para po pag-ani, hindi po ito sabay-sabay na isang variety. Tendency, bababa po ang presyo. At the same time, dahil po tayo pinagmamalaki ko po na dito sa bayan ng Pagdilaw, we were able to organize. Organisado po ang mga iba't ibang samahan ng mga magsasaka dito sa aming bayan. Kaya po, I instructed na in every organization, magkaroon po ng point person, isa o dalawa, mag-aalok mismo ng kanilang produkto habang nakatanim para masisigurado na ang kanilang produktong itinatanim ay mabibili po. Kung sosobra sa aming bayan, that's the time ipaamin pong iaalok sa Kanugnug bayan. Bukod sa ron, ang pagigipong friendly sa environment ay akin po rin ikinakasa. From synthetic to organic fertilizer, sinisimulan po natin yan. Sa katunayan, yan po isa sa akin nag-agenda sa pakikipag-usap sa ating mga farmers. Dahil ang tinatawag po ng Abang Lingkod ng Bayan ng Pagdilaw ay ang tinatawag pong food security. So, alam naman po natin na ang mga synthetic fertilizer ay malaking epekto sa ating karagatan. Dahil tinitingnan ko rin po ang pagsisecure ng ating karagatan. Kaya po, bukod sa pagsisecure, ang ilang pong hakbangin ko rito, pinaigting ko po ang pagsasawata ng mga illegal na mga isda dito sa aming bayan. Kaya po, I directed our police chief na samahan ang bantay-dagat sa pagbabantay ng aming karagatan at ang aming mga sanctuary. Aside from that, yung ating pong oyster farming, additional coral reef sa ating dagat at ang ating pong pagpapaigting ng magpagpaparami pa ng ating bakawan dahil yan po ang pangitlugan ng ating mga isda. And pagtungkol naman po sa pagkain pa rin dahil ang mga nakaraang administrasyon ng pagpapaiwi ng mga hayop kagaya ng baka, karabaw, hindi na po, aaminin ko pong hindi na po ako naghanap ng mga programa na sisimulan po sa pangkasalukuyan. Saka na po ako magdadagdag ng programa. Dahil as I go along, as I having a dialogue with our concerned organization, dun ko nakikita ang pinakamagaling na programang dapat ilabas. So sa ngayon, yung po mga naiwang programa na magaganda, naiwan ng aking kapatid, na ngayon po ay aking vice mayor, na si Sherian Portes Palikpik, ang aking pong ginawa, inalam ko
kung ano pa yung aking maidudugsong upang mas lalo kong mapalaot, mapasigla ang source ng pagkain dito sa Pagbilaw. Doon, ako rin po ay nakipag-ugnayan sa mga mangangalaga nating hayop. And masaya ko pong ibinabalita yung mga nauna ng pinaalaga ng mga baka. Ngayon po ay may mga anak na, that's why atin po namang pinapaalagaan sa iba. Maraming bagay, very challenging po ang pagiging punong bayan. Bukod po sa agrikultura, akin rin pong tiningnan. Gusto ko po ay mabilis ang pagpasok at paglabas sa aming bayan. Kaya po yung ating mga circumferential road at mga daan papunta sa farm para po mas mabilis ang biyahe, atin po yung tinututukan. Bukod sa roon, alam ko ang mga mamumuhunan interesado sa bayan ng Pagbilaw. Maraming salamat po. Kaya po ang ating safety and security, akin rin pong binibigyan pansin. Sa pangkasalukuyan, meron po tayong tinatawag na CCTV Command Center. We are on the first and second stage. We're done with it. And rest assured, during my term and 3 years term, akin pong pipiliting yung ikatatlo na CCTV cameras. Akin po yung pipiliting maikasa. At bukod sa ron, atin rin pong padadamihin ang tinatawag po nating police multiplier para po mas maraming kaagapay ang ating pong kapulisan tanod na titingin sa bawat pagbilawin. Pagdating naman po sa turismo, aking pong pinaiting ang turismo sa bayan ng Pagbilaw sa pamamagitan po muna ng pagbibigay kaalaman sa mga barangay officials, mas higit pong kaalaman pagdating po sa turismo ng mga batas tungkol sa turismo, dahil hindi po magagampanan lahat yan ng lokal na pamahalaan ng empleyado alone para po sa pagkuha ng iba't ibang mga fee, environmental fee, pangangalaga sa kanilang mga respective na turismo or tourist spot. That's why I instructed, ang una natin gagawin, bibigyan natin ng mga kaalaman ng ating mga barangay officials para nang sa gayon, mas marami tayong mangangalaga ng ating environment. Hindi lang po environment, kundi po ang ating mga turistang pupunta dito sa bayan ng Pagbilaw. At masaya ko rin pong ibinabalita ang ating pong mga karagatan. That's why I also instructed Menro sa mga bungad ng ating mga ilog. Ating paigtingin ang kalinisan na nagmumula sa ating mga household. Paigtingin natin ang pangangalaga sa ating kapaligiran. At I will continue also to collaborate with the owners of yung po may mga beach or may mga swimming dagat na pagmamay-ari. Ako po'y patuloy sa kanila nakikipag-inayan. At pagdating naman po sa kultura dito sa bayan ng Pagbilaw, I'll see to it. Aking pong paitingin, bibigyan ko pong pansin at sigla yung pong ating mga sinaunang mga kaugalian or mga dance, kagaya ng mga tinikling, kagaya ng panduguhan sa ilaw. Aking pong isinama yan sa aking plano na mga bata ay paitingin at atin pong mas ilalabas ang talento ng bawat pagbilawin sa pag-indak. Di lang mong po bata ang aking binagukulan ng pansin. Kasama rin po ang mga matatanda. Dahil nga po itong mga susunod na buwan, akin pong ipinaayos ang aming pong tinatawag na People's Park. Dahil paghanda ng aking mga kababayan, I'll see to it, monthly, there will be a cultural show. At sa katunayan, I am very proud bilang punong bayan dahil ang mga pagbilawin po, di ko po akalain na ito pong pagdiriwang ng 292 na kaarawan, pagdiriwang, anibersaryo yung bayan ng Pagbilaw. Napaka-colorful, napaka-energetic ng aking kababayan. Ramdam ko po sa nakaraang competition, dance competition ng 27 barangay. Nagulat talaga ako. Akala ko lumalaban ang aking kababayan sa isang national na competition. So, bilang pagbilawin, bilang mayor, very proud po ako sa aking kababayan. At pagdating naman po sa tinatawag naming trabaho o serbisyo publiko, akin pong, as early as now, akin pong pinapatatag yung tinatawag po nating PESO, Public Employment Service Office, dahil binabalita ko po sa lahat na ang bayan ng Pagbilaw, marami pong investor na interesado. Kaya po, bilang paghahanda
lalong-lalo na sa pagbubukas ng ilang kumpanya, especially po ang tinatawag namin San Miguel Corporation. Soon, early this year, this coming year, 2023, ang pinakamalaki pong dressing plant ay bubuksan dito sa aming bayan. Kaya po ang instruction ko ay ihanda, magkaroon po ng master listing ng mga trabaho dito sa Pagbilao. At gayon din po, kaalinsabay nito, mayroon po kaming tinatawag na Alternative Learning School. I instructed the teachers na ang i-offer nating course ay in line with the mga trabaho na pagka-graduate nila. Mga trabaho na in line with the corporation na present po dito sa aming bayan. So, ganyan po ang ginagawang paghanda ng inyong punong bayan. At rest assured po, ako po ang binigay niyo pong pagmamahal, di lamang po sa inyong abanlingkod, kundi sa aming pamilya. Ibabalik ko po ito, uulitin ko, ng pagigipong masipag, ng pagigipong tapat, at pagiging patas sa lahat ng oras. So, ang aking pong panawagan sa aking mga kababayan, huwag po kayo magdadalawang isip. Lagi pong bukas ang aking tanggapan sa lahat po ng inyong komento at suggestion. Dahil ako'y naniniwala, kung tayo po'y sama-sama, ating pong kayang-kaya. Ito po si Mayor Ate Gigi Portes ng Bayan ng Pagbilao dito sa lalawigan ng Quezon. Sumasaludo para po sa bayan.